sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, na loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaranal, sinasamba ka dahil sa kapila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, kaliwan kami, amang makapang Kristo, anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kalilingan, na nalulutlok sa kanan ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po na kami ay makasamba sa iyo ng may loobing
taimtim na totoo. At kami rin nawa ay magmakal sa aming kapwa-tao nang may damdamin na iminubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ni Hoseas, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, "Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayoy, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig,
para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay makakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong kaari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga hanggang wakas. Matatag ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katupusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at kakayanan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwang ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadatila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. At sumaiyo rin ang mabuting balita
ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namanghat sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin na ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila ang pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lakat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burul na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan si Jesus sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa bawat bayan at nayon na pinupuntakan ng ating Panginoon, pumapasok siya sa lahat ng sinagoga at nagtuturo sa mga tao. Pagkatapos niyang magturo, nag-aabot siya ng maraming biyaya sa mga tao. Pinagagaling niya ang mga may sakit, pinapalayas niya ang mga demonyo sa mga taong inaalikan nito, pinapakain niya ang mga gutom. Lahat ng kabutihan na kaya niyang iabot sa mga tao, ipinagkakaloob at nagtatagal siya sa mga nayon at bayan na kanyang pinupuntahan. Ngayon, ang Panginoon dumalaw sa kanyang sariling bayan ng Nazareth. Pagkatapos niyang magturo sa sinagoga,
Bakit hindi siya nag-abot ng mga biyaya sa mga tao? Wala siyang pinagaling. Hindi siya nagtagal sa bayan ng Nazareth. Umalis na lang siya at nagtungo sa isang bayan. Pinabayaan na niya ang kanyang mga kababayan sa Nazareth. Bakit ganun ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang bayan ng Nazareth? Papaano kasi ang kanyang mga kababayan walang pananampalataya sa kanya? Paano nila ipinakita na wala silang pananalig kay Jesus? Ayaw siyang tanggapin ng mga tao bilang sugo ng Diyos Ama sa lupa. Ayaw nilang pakinggan ang ating Panginoon. Hindi nila sinusunod ang kanyang mga aral. Sapagkat wala silang pananampalataya sa ating Panginoon, iniwanan na lang niya ang bayan ng Nazareth at nagtungo sa ibang bayan. Pinabayaan na lang niya sa kanilang sarili ang mga kanyang kababayan sa Nazareth. Ano ang ibig ipaabot sa atin ng ating Panginoon? Tayo, kung wala tayong pananalig, pananampalataya sa Panginoon, pababayaan niya tayo sa ating sarili. Hindi niya tayo aabutan ng anumang biyaya. Pababayaan na lamang tayo sa ating sarili. Paano natin ipinapakita na wala tayong pananampalataya sa Panginoon? Kung ayaw natin siyang paniwalaan, kung ang kanyang mga itinuturo ayaw natin tanggapin at ayaw natin isagawa sa ating buhay. Kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, mababayaan tayo sa ating sarili. Hindi tayo aabutan ng anumang biyaya o tulong sa ating buhay. Ipinapahamak natin ang ating sarili. Kaya, kung ibig natin gaganda ang ating buhay sa lupa, at pagkatapos ng ating buhay sa lupa, langit ang ating tugo. Dapat tayong magkaroon ng malakas na pananampalataya sa ating Panginoon. Lahat ng kanyang itinuturo, paniwalaan nating mabuti at isagawa sa ating buhay. Kaya tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bukas puso naming dumadalangin sa iyo, Diyos naming Ama, upang matanto namin ang iyong kagustuhan sa mga dinaranas namin sa buhay. Iniluluhog namin ang aming mga panalangin, ang ating tugon, Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ay lingapin. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ay lingapin. Patuloy nawang pakinggan at ipangaral ang simbahan ang mga katotohanang itinuro ni Jesucristo, lalong-lalo na ang paggalang sa buhay at pagmamalasakit sa mga mahihina at inaapi, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami ay lingapin. Paglingkuran nawa ng pamahalaan ang mga mamamayan ng buong katapatan at walang panlalamang upang makapamuhay ang bawat mamamayan ng wasto at may dignidad, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami ay lingapin. Pag-aralan nawa ng bawat botante ang pagkatao at plataporma ng bawat kandidatong naghahangad ng pwesto sa pamahalaan, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami ay lingapin. Pagpalain at gabayan mo nawa ang mga grupong may adikaing pangalagaan ang buhay ng tao laban sa mga makamundong ideolohiya, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami ay lingapin. Patawarin nawa ng Diyos ang mga kahinaan, pagkukulang ng mga kapatid naming yumao upang tuluyan silang makasapit sa kanyang kaharian, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami ay lingapin. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang iyong salita at Eucharistia ay maging lakas at aliw namin habang naglalakbay kami patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihakanda sa kapag na ito ng iyong dambana.
ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsalukan namin ang kaligtasan mo na ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsubo sa nang tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasawayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak at kami ay tungkayan mo na may pag-ibig na tulad ng pagtatanggi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang baliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humigiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalataya na wagas kailanman. Sa tulong ng panubot na ngayon ay iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious article upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Amen.